Ha? Gutom na? Eh, di pa po siya pwedeng kumain? Hello po, mga Kalingap. Please supportahan niyo po Learny TV. And part po siya ng Team Kalingap. Thank you po. Thank you. God bless. Thank you, Kalingap Lab. Learny TV po. Makibisita po yung kanyang channel. Learny TV at Red Novino. Sila po yung ating number one din po na defender. Sila yung mga sumasagot sa mga batikos po laban po sa atin. Maraming salamat din po sa inyo. Alright, hi to Miss Learny TV, guys. Subscribe and support her. Okay. From me, Basa, the Hungry Surya Wonder, I wish you all the best today. Thank you! At Learny TV, mga Kalingap, ng Learny TV, siya rin po yan. Hello po mga kalorni! Welcome back to our channel. Mapagpalang umaga po sa ating lahat. Ito po ang inyong abang lingkod, Learny TV. At ito ang inyong abang lingkod, Red Noveno. Sa mapagpalang tanghali, mapagpalang gabi sa ating lahat. Saan man tayong sulok ng mundo naroon. God bless po sa lahat. Okay guys, for our today's vlog, gagawa po tayo ng short reaction video para po sa mga napakarami po kasing humihingi no, ng update tungkol kay Lola Uping. And finally po, may in-upload po si Kalinga Prab no, ng update tungkol kay Lola Uping, na si Lola Uping po ay nasa ospital na. So yun, thank you Kalinga Prab, at nakakuha po kami ngayon ng update kay Lola Uping. Maraming salamat sa pagbisita mo kay Lola Uping. At syempre guys, no, bago po tayo gumawa ng reaction video tungkol po dito, eh, panoorin po muna natin yung video ni Lola Uping. At bago natin panoorin, hindi pa tayo nakasubscribe sa Learny TV, pakihit po ng subscribe button. At syempre, pakihit din po yung notification bell. Para lagi po tayong update. Okay guys. So ngayon guys, sabay-sabay po natin panoorin yung video po ni Lola Uping na courtesy of Kalinga Prab. Bago po tayo mag-reaction. Okay. So guys, ito panoorin po natin. Ha? Gutom na? Eh, di pa po siya pwedeng kumain? Mahatid ka na sa bahay nyo? Paano po yan? Kailan po siya kain? Kasi yung parang ginigiling yung mga kinakain. Ah, ginigiling? Tapos? Di ko mga pinapadaan. Sa house? Ay, kawawa. Kasi pag sa bibig niya kasi yan, hindi tinatanggap. Ano daw ang gagawin kay Lola? Doktor? Yung para makakain siya, obligadong lagyan. At hindi pa siya makakalabas. Papagalan niya, ano? Lulopeng, pang ano mo? Pambayad. Pampagamot po ito. Tayo. Wala, sa'yo ito la. Kuya, ano pangalan mo kuya? Ano pangalan mo? Ariel Salvador. Ariel Salvador, apo ka nyan? So, hallway. Hanap na po siya ng pagkain. Dati po kahit bigyan po namin. Maski tubig po ayaw niya. Ngayon naging sana bumalik pa, no? Sa nga po, yun. Sana makalakad siya ulit? Opo. Sabi nga namin, makaupo lang siya. Bumalik lang po yung lakas niya. Makakalabas na po siya. Kasi yun po yung sabi nung makabrakat lang. Provincial Hospital ng Camarines Norte. Hingin ng pamasahe. Uwi kasi daw siya. Po, wala, maski daw po isang sintim, wala daw po siyang pera. Sabi niya pa, hingi daw pamasahe, mauwi na daw siyang bagas-bas. Sabi ko, Nay, ano, magpagaling ka, uuwi na tayo. Sabi niya, oo, Nini, sige, Nini, nag-aaral po siya ito. Hindi naman po namin alam, ang nakakaalam lang po yung kapatid, yung anak na babae. Huwag mo na akong video, nakatawa. Kasi tinawag po po kasi naman. Ibig sabihin, apat na araw na di sinasabi. Apat na araw na po namin. Hindi ko makaano nangyayari sinasabi. Ba't di sinasabi? Hindi ko naman alam. Ngayon, isa po yung hinahamak niya.
ang tigas po, pinatama sa mga kuya. Pinatahan nyo na. Sinusuyo na po namin, mga po, ayaw na po talaga. Ayaw niya pumunta dyan? Ba't ayaw niya pumunta dyan? Hindi po alam po. Ayaw, di ka, hindi lang po namin sa sinisiraan, pero po yung po. Grabe naman. Ayaw po kami po yun, yung ilang araw. Sabi ko, kapag sa araw mapunta ko makakita. Sabi niya, bakit yun nila nilulis? Bakit tinawagan niya pa? Bakit daw, para daw tinawagan pa siya, para daw ilusin. Tapos apat na araw na pala hindi gumakain, tapos hindi man lang sinabi. Hindi sana nahagahan niyo, nahagapan yung pag... Opo, yun nga po yun. Hindi po namin alam kasi... Kung ayaw man na po magsabi sa amin. Kasi alam ko namin, okay yan. Kasi... Yun, no? Okay, guys. So, yun, narinig natin, no? Narinig natin si Kalinga Prab, nakausap si Lola Uping, no? At good news to, guys. Kasi nga si Lola Uping, gising na at nagsasalita na. Pinipilit niya magsalita, no? O, sabi niya, nagugutom daw siya. So, ito, guys, sign to ng yung tao, nakaka-recover na, no? Kapag nag-aanap siya ng pagkain, nakakaramdam na siya ng gutom. Kasi sa totoo lang, kapag ikaw may nararamdaman pa na masama, no? Yung masama pa talaga yung pakiramdam mo, no? Hindi ka nanggugutom, hindi ka nag-aanap ng pagkain. Actually, pinapakain ka pero ayaw mong kumain. Ganun yun, no? Kasi nga, pag ikaw di ba pag napapansin mo, may trangkaso pa. No? May infection ka sa loob ng katawan. Diba? Oo, kahit ako, ganun din ako, nararamdaman ko yun. Na pag may trangkaso ko, nararamdaman ko yun na may times no na ayaw mo talagang kumain. Especially pag may ang kinakain mo yung solid food, no? Ayaw talaga, kahit hindi mo malunon. No? Kasi nga parang pag may trangkaso ka, may infection ka sa loob ng katawan mo, nagko-close yung pipe ng lalamunan mo, kaya mahirap kumain ng solid food. Kaya mostly, pag may mga trangkaso yung mga tao, ang binibigay lang po lagi is mga soup, no, mga lugaw, baka basta mga malalambot po na pagkain, puro mga soup. So ngayon si Lola Uping, no, nakita nyo naman, no, yung kanyang food dito pinapadaan sa ilong. Mahirap na, no, no? Mahirap yun, ano lang yun, puro liquid food lang yun, liquid, ano lang dito. Dibigiling daw. Oo, dito papadaanin sa ilong. Kasi nga, hindi pa siya pwede sa lalamunan dumaan yung pagkain. Hindi pa daw tinatanggap. So, ang good news po dito, no, mga Kalorni, finally, nabigyan na siya ng medical attention, no? Kasi nga, nasa hospital na siya. So, yung mga doctor, namomonitor na si Lola Uping. No, unlike yung nandun lang sa bahay pala na for 4 days na daw, no, hindi kumakain. Mahirap yun. Diba sabi nung in-interview ni Kalinga Prab na babae, no, na 4 days daw hindi na kumakain si Lola Uping. So, yung 2 araw nga lang na hindi ka kumain. Oo. Mahirap-hirap na yun. Manghihina ka na nun. E di lalo na yan. May baka ilan. Siguro hindi nila alam ano na akala nila ayaw lang kumain. Pero mahirap din yun kung kahit di ba yung kapatid mo, yung anak mo, makita mo 2 araw nang hindi kumakain, mag-aalala ka na, di ba? Oo, e di lalo na yun, 4 days na, di ba? So, yun nga, according to sa na-interview ni Kalinga Prab, no, na 4 araw na palang hindi kumakain, tubig daw, ayaw uminom. So, mabuti na lang nga, no, guys, nadala na sa hospital si Lola Uping, no, nabigyan na ng medical attention. At finally, nakita natin dito sa video, sa update ni Kalinga Prab. Salamat, Kalinga Prab, sa pag-update, no, na medyo naka-recover na si Lola Uping, no, kasi nga, conscious na siya, nagsasalita na siya, nagsasabi na siya na nagugutom siya. And mostly yung mga tao po na may sakit na nakaka-recover na, yun po yung sign na naghahanap na siya ng pagkain. Okay, so yun yung good news natin do na medyo nakaka-recover na si Lola Uping. Pero syempre, no, still, pag-pray po natin si Lola Uping kasi di ba yun nga yung sinasabi nila, no, na pag collective prayer po talaga, very, very, very powerful po yan. So, let's all pray for Lola Uping na makarecover pa po siya, no? Sa lalong madaling panahon, ma-regain po niya yung strength niya, no? Kasi, according to sa video ni Kalinga Prab, gusto na umuwi, no? Sabi ni Kalinga Prab, ano, atid na kita, gusto mo na umuwi. So, yun din yung isa pang senyales na yung pasyente gumagaling, pagaling na, no? Kasi gusto niya nang umuwi, no? Parang namimiss niya na yung bahay nila. So, yun guys, tuloy-tuloy lang po natin yung pag-pray kay Lola sa, ano ba yun?
Fast recovery. Fast recovery ni Lola Open. Para kay Lola Open. Para kay Lola Open. At saka, siyempre, maraming nag-aabang ng video na si Lola Open ay nasa bahay niya. Mm. Talagang sana ay mabilis ang gumaling si Lola Open. Mm. Kasi kung marami naman nagdadasal, talaga namang... Oo, effective yan. Effective yan. Tested na talaga yan. Na yung prayer po is very powerful, especially pag marami po tayo magpipray kay Lola Open, eh gagaling po si Lola Open. Nakita naman natin na yung mga good sign na, no, na siya po eh on the way na siya sa kanyang recovery. Basta humingi ka na ng pagkain, eh. Magandang sign yun. Magandang sign na yan, na siya eh nakaka-recover na. So yun, no guys, finally nagkaroon tayo ng update kay Lola Open kasi napakarami pong napakarami concern po, oh, sa Lola Open. Sa akin, dami nagpipm sa akin na ano pong update, baka may ano, punta kayo kay Rob, pakitanong naman. Oh. Eh, yan na po. So finally, no, si Kuya Rob eh nag-upload na, no. Kalinga Prab, thank you Kalinga Prab sa update mo kay Lola Open. Maraming salamat din sa mga nag-pray at sa concern po kay Lola Open, no. Papasaat ba't makaka-recover po si Lola Open dahil siya po naman ay nabigyan na, no, ng medical attention. So yun guys, syempre, no, doon sa mga nakakamiss sa ating word for today, meron lang po tayong babasahin. Ito, maganda po ito guys, no, kasi for the past few days, no, sa amin ni Kalinga Fred ay maraming nagme-message, no. So this is all about giving, no guys. Ang sabi po dito, your greatness is not what you have, it's what you give, no. So sa Tagalog, ang ibig sabihin, yung ano ba yung great, 'di ba? Yung kagalingan, yung, no? Ang pinaka maganda, pinakamaganda na mayroon ka, 'di ba? Ay yung pagbibigay, 'di ba? Ang pinakamagandang kung anong mayroong kang pinakamaganda ay yung higing mapagbigay, di ba? Oo, parang sa ano, yung sa ibang translation, ang kagandahan, no, ang kagandahan sa isang tao ay hindi yung meron ka, kundi yung ano ang binibigay mo. Yun, parang mas maganda pakinggan yun. Oo, hindi yung meron ka, it's not what you have, but it's what you give. Oh. So, yun, no, guys, magandang-maganda po ito. Basa po tayo ng mga comment po sa atin, no, para makarelate po tayo dito. So, ito po, basahin mo, sabi ni Peanuts Corner. Sabi niya, thank you, Ate Lorne and Kalinga Fred, sa financial assistance for Arte Mylene and kids. Sa inyo po pala galing ngayon, kulang po napanood ang video ni Kuya Rab. Iba kayo kung tumulong, maraming salamat po. Oo, tapos sabi ni ano ni Ate Umayra Kahar, sabi niya, morning to all, ganda diyan, nakakamiss ang Pinas. God bless. Ayun. And then sabi ni Rasa, congratulations po, over 50,000 subscribers sa inyong dalawa, and thank you po sa pagtulong nyo kay Nanay Maylene para kay Chris at Macy. Ayun. So yun, no, guys, salamat po sa mga nagpapatid po, no, sa atin. Magsha-shoutout naman po tayo, no. Shoutout po natin yung ating mga Lorne TV family, no. Siyempre, unang-una po diyan si Tita Bell, si Mami Sonia Chiba, si Ate Umayra. And then yung husband niya, si Kuya Dante. And then si Ma'am Sir Navierness, si Maricel De Quiro, yung kanyang vlog po, pakisupport po. And then syempre si Sis Bonita, at ang mga sinusupport po natin channel, si yung kay Sis Bonita na Kabisda. Marvin Barcoso, Calidades Vlog. Okay. Siyempre guys, hanggang doon na lang tayo, no? At lagi natin sinasabi at dayan for video. Spread love. Spread love guys. Bye.